damay-damay na lahat, kumbaga kasalanan ng isa, kasalanan ng lahat. Baka pati tayo madamay, no? Hindi tayo sa nagbabangong puri, pero nababahala tayo. Good morning mga kahuntahan, kumusta po kayo? Si Kuya May nagbabalik, no? Pasensya na kayo. At bihira tayo makapag-upload kasi talaga sobrang busy nga talaga dito sa trabaho, no? Kumusta po ba kayo at ang inyong mga mahal sa buhay? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Bali, halos gabi-gabi puyat po tayo, no? Kasi nga yung ating pasyente may mga pangangailangan na kailangan nating tulungan, no? All throughout the night, no? 24 hours yan. Nakantabay tayo sa kanya dahil yan ang description ng ating trabaho. Bali ngayon, meron tayong malaking trabaho ngayong umaga. Katatapos lang mag-almusal ng pasyente natin. Lalinisan natin siya, pero may disaster na nangyari. Nang simula kagabi, doon nakakatatlong palita tayo ng bed sheets. Pang-apat yung ngayon. Ayan, maglilinis tayo ng kwarto niya. Siyempre, kailangan natin ng gloves. Siyempre, kailangan protektahan natin sarili natin. Gloves. At ito, kailangan natin to. Mask. No. Tsaka yung ating sandata. Ayan. Meron tayong shout. Meron din tayong Clorox Bleach. Simulan natin ang trabaho para makarami tayo, makatapos tayo ng gagawin natin yung maghapon. Let's go! Yan mga kahuntahan, bali hanggang ngayon may problema pa rin sa tiyan yung ating pasyente, kaya magdamag, no? Nagdudumi siya, no, dito sa kama. Minsan hindi na siya umaabot dun sa banyo. Actually, nauna ko nalilisin tong sahig kanina, o yung flooring, kasi nangyayari, pag nadudumi siya, minsan nadumi na siya sa kama, pipilitin niya pumunta doon sa banyo, tumutulo, no? Tumutulo, kaya bumabagsak yung dumi niya sa sahig. Inuna natin itong sahig kanina, no? Kanina madaling araw, kanina umaga, inuna natin yan kasi hindi tayo makaagawa dito sa kama o hindi natin mapapalitan yung bedsheet kung may matatapakan tayo yung mga dumi, no? Kaya ayan, magtrabaho na tayo. Thank you.
Papalit tayo ng gloves. So, syempre, isa madumi na eh. Taga tayo lang na. Bagong gloves. Tapos, talagyan natin ng bagong bed pads. Tapos, bed sheet. Tapos, yung pinagdumihan, lalaban na kaagad natin. Kasi, para hindi magmantsa. At the same time, meron tayong magamit na pamalit. Kasi malakas talaga siya sa bedsheet. Just imagine mga kahuntahan, since kagabi, nakakatatlong palit na kami ng bedsheets. Pang-apat na to. So, maglalaba tayo pagkatapos ito. Ayan, mga kahuntahan, napalitan natin yung beddings, no? Paglagay tayo ng bed pads. Mamaya, lalagyan ulit natin yung bed pads, yung ilalim nito. Yung ibabaw naman ng bedsheet bago siya patulog mamayang gabi. No? Tapos yung mga, ayan, yung basura natin. Tapos yung mga nadumihan, no? Lalaban na natin yan. Ngayon, maglalaba muna si KMTV. Tapos maghuntahan tayo pagbalik ko. No, meron akong i-share sa inyo. No, dahil medyo tawag dito, nababahala, no, si KMTV. No, pag-usapan po natin mamaya yan. Maglaba muna tayo. 2,000 years later.
Ayan, mga kahuntahan. So, nakasalang nilabada natin, naka-power wash. Siguro, babalik tayo doon after 45 minutes. Kaya meron tayong pagkakataon, no, para maghuntahan at magkwentuhan, magpumustahan. Yun nga, pasensya na kayo, hindi tayo masyado nakakapag-vlog kasi sobrang busy talaga sa trabaho. Halos sa magdamag yung trabaho natin dahil antimano pagka nagdumi yung pasyente, kailangan linisin na kagad natin eh. No? Kasi po pwede niya matapakan minsan yung dumi niya, madulas siya, madisgrasya. Diba? Tsaka hindi natin po pwedeng hayaan na marumi yung ating pasyente. Kahit nakakapagod, okay lang kasi maipapahinga naman natin yan. No? Ngayon, itong pag-uusapan natin o pagkukwentuhan natin, tungkol pa rin dito sa ano, sa kababayan natin. Nakatulad din natin, isa siyang caregiver o private nurse o no, si Kuya. Kasi dumana naman sa TikTok ko yung kanyang hinaing o kanyang reklamo, no? Ito, panoorin po natin. Hello po sa inyong lahat. So may tanong lang po ako dun sa mga matatagal ng caregivers. Paano niyo po ina-handle yung pasyente na ang hilig-hilig magmura? Matanda na yung pasyente, alam naman natin na yung mga sinasalita lang masasakit. E medyo wala lang din sa atin kasi normal lang siguro. Pero kasi wala pa kasing dementia yun eh. So sinabihan ba nung umaga na shut up habang ina-assist ko siya, na paliguan ko siya? Kasi dito kasi talaga sa care homes namin, as much as possible, araw-araw talaga pinapaliguan talaga namin sila sa shower. Oh, pinapaliguan talaga namin yan sila para syempre para malinis din ganyan. Tapos kanina sinabihan talaga kong shut up. Ako naman syempre nanahimik talaga din ako. So ayun, paano niyo po yun ina-handle? Pinapatulan niyo ba or hinahayaan niyo na lang? Kasi ako naman nanahimik lang ako kanina, pero hindi ko alam kung papatulong ko sa susunod kung pakinggan niyo mabuti, mga kauntahan ha. Pakinggan niyo mabuti. Pero hindi ko alam kung papatulong ko sa susunod kung bumurahin na naman ako ng ano, Diyos ko. Pero hindi ko alam kung papatulong ko sa susunod kung bumurahin na naman ako ng ano, Diyos ko. Pero hindi ko alam kung papatulong ko sa susunod kung bumurahin na naman ako ng ano, Diyos ko. What? What the fuck? Bumurahin na naman ako ng ano, Diyos ko. Ikaw na nga yung tumutulong talaga sa kanila, ginagawa mo na lahat, tapos ikaw pang murahin. Wala namang dementia yun. Kasi parang ganyan nga na parang napilitan kasi wala akong ibang choice na pagstihan dito sa US. So naisip ko nga na magtiis na lang eh. Siguro na ano lang ko sir, dahil gusto akong i-on call nung may-ari. Alibaba, mag-duty ako ng 7-7. Itong plano niya initially, gusto niya akong mag 7-7, tapos 2 hours break sa morning, 2 hours break sa hapon. So ang labas nun is parang 8 hours lang yung bayad. And then kinagabihan, alisin na niya yung kanyang night shift, ako na yung i-on call niya. Tapos ang bayad ko lang is halimbawang may magising na pasyente na ano, na 5 minutes or 10 minutes, ganun lang yung para magiging bayaran ko sa gabi. So parang dun lang siguro ako medyo na napagod siguro. Although hindi pa naman nangyayari yung i-on call niya ako, pero eventually ganun yung plano niya. So hindi ko talaga alam kung kaya ko ba. 4, that's it. I used to take care of 9, but four of us helping each other. Oo, ganun nga. Pero sige, ikaw, papasokin ka ng 7-7, tas on call ka sa gabi, walang bayad. Sige, tinan ko kung kaya mo. Shout out, huwag malaki naman. Yun. So, ayan ang reklamo ni kabayan. Parang talagang hindi niya kaya yung trabaho ng pagiging isang caregiver. At dumating pa nga sa punto na sinabi niya na baka sa susunod na pagkakataon, mapatulan niya na yung kanyang pasyente. Actually, nag-comment ako doon sa video na yun. Sabi ko, patience is the key, no, kabayan. Sabi ko sa kanyang gano'n, kailangan maging mapagpasensya tayo, lalo na sa ganitong klaseng trabaho. Sabihin na natin kahit walang dementia o hindi nag-uulanin yung pasyente niya, talagang gano'n na matatanda eh. Diba? Nagiging masungit kasi out of frustrations na rin nila. No? Ayaw naman nila yung nangyayari sa kanila eh. Kumbaga, dati independent sila, ngayon nagiging dependent na sila doon sa mga tumutulong sa kanila. Kaya minsan hindi rin nila napipigilan yung kanilang emosyon, no, na magalit. Actually, hindi naman sila sa atin nagagalit eh, no, kung kuisipin natin, nagagalit sila doon sa sitwasyon nila. Kasi hindi sila sanay nang ganun sila. No? Kaya sabi nga ni kabayan, baka raw sa susunod na
pagsalitaan siya ng hindi maganda, baka patulan niya na. Eh, ang problema niyan, mga kauntahan, na nangyayari ngayon dito sa Amerika, o kahit sa ampanig pa man ng mundo, kabi-kabila ang hate crimes. Diba? Katulad yan, nagsimula yan nung nagkaroon ng COVID. Ano nangyari? Pinag-iiritan nila yung mga Chinese. Diba? Ilang Chinese na yung na-disgrasya, diba? Napatay. Tapos may mga Filipino rin na nadamay, napagkamalang Chinese. Kasi nga, dito, parang nagkakaroon ng branding na pagka sinabing Asian, antimano, Chinese ka na. No? Eh, syempre, marami namang Asyanong nandito. May mga Hapon, may mga Koreano, may mga Pilipino, Thailander, Vietnamese. Eh, yung mga ibang taong may puot sa puso, damay-damay na lahat. Kumbaga, kasalanan ng isa, kasalanan ng lahat. Eh, medyo nababahala ako dito sa biritawan ni Kuya, ni Kabayan, no, doon sa kanyang TikTok video. Kasi nga, ang mangyayari, pagkayan, hindi niya na-control yung kanyang emosyon at pinatulan niya yung kanyang pasyente, hindi niya lang kasiraan yun. Kasiraan ng bawat Pilipino yun. Eh, dito pa man din sa States, o kahit sa ampanig pa man ng mundo, kumbaga, kinagigiliwan ng Pilipino eh. No? Bukod sa pagiging masipag, matiisin, yung pasensya napakahaba talaga, yung pakikisama, iba makisama ang mga Pilipino. Mangyayari niyan pag ganun ang nangyayari kay Kuya o kay Kabayan, baka pati tayo madamay, no? Hindi lang siya, kundi yung iba pang Pilipino na nagtatrabaho doon sa ganung field, mga caregivers, yung mga home health aides, mga private nurses. Instead na maganda yung reputation ng Pilipino pagdating sa ganyan larangan, eh baka masira, no? Kaya nakakabahala. Kaya masasabi ko, yung ganitong trabaho hindi talaga para sa lahat, no? Katulad niyan, nakita niyo naman kanina yung nilinis natin. No. Minor pa yun, mga kahuntahan. Kung nakita nyo yung nilinis ko kanina madaling araw, mas grabe. Mas nagkalat. Diba? Hanggang sa sahig, no? Hanggang doon sa mga lamisita sa gilid. Kasi kung saan-saan humahawak yung pasyente. No, hindi naman natin siya mababantayan ng 24 hours a day. Kumbaga, minomonitor natin siya. At pagkakailangan niya tayo, kailangan natin siyang tulungan. No? Tumatawag naman siya pagka ano, katulad kanina, nadula siya. Kasi yung dumi niya nandun na sa sahig eh, no? Nagkalat na sa sahig. So sabi niya, nung nadula siya, sabi ko sa kanya, ano ka ako nangyari? Sabi niya, nagmamadali daw siya pumunta sa banyo. Kasi nga, yun, madudumi na naman siya. Eh nangyari, may dumi na dun sa sahig, natapakan niya, nadulas. No? Kasi ano eh, matubig yung kanyang dumi. At medyo kinakabahan na rin ako dahil yung mga gamot na binibigay sa kanya ay hindi umiepekto. No, walang improvement sa kanyang kalagayan. Kaya mayat maya nakamonitor din tayo sa kanyang fluid intake. Kailangan nating i-encourage yung pasyente natin na kailangan uminom siya ng uminom ng tubig. No, sinabihan naman natin yung mga anak niya kung ano yung sitwasyon ng tatay nila. No, pasensya na po, medyo maingay kasi may mga dumadang helicopter. No. Kaya sabi nga raw, i-schedule ng check-up na naman sa doktor. Ang sabi ko sa kanila, dapat makipag-meet na yung pasyente natin sa espesyalista. No, sa gastroenterologist. Para tawag dito, mas matingnan siyang maigi at ma-examine at malaman kung saan ba talaga nanggagaling yung problema. Ayun. So yun yung concern natin, mga kahuntahan. Hindi tayo sa nagbabangong puri, pero nababahala tayo. No? Dahil nga doon sa naging video clip ni Kuya o ni Kabayan na pareho ng trabaho natin. Eh, siguro mas maganda, Kuya o Kabayan,
na maghanap ka ng ano, maghanap ka na lang ng ibang trabaho. Iwanan mo na 'yung trabaho mo. Na iwanan mo na 'yung trabaho mo. Sinasabi mo rin lang may mga kamag-anak ka dito. Siguro definitely for a short period of time po pwede ka na lang matulungan. No, kaysa mapahama ka o kaysa mapahama ka 'yung inaalagaan mo o 'yung pasyente mo. 'Di ba? Kasi baka mamaya madimanda ka pa, mas malaking problema. At the same time, mas marami madadamay. No? Kagaya ng mga kasamahan natin sa larangan na to, na trabaho na to, marami madadamay. Kaya sana kuya, sa akin lang, kung may saloobing kang ganyan, wag mo nang i-post sa social media, lalo na yung mga salitang ganyan, na baka sa susunod, patulang ko na to, kasi threat na yun eh. No, siyempre kung malalaman niya nung pamilya ng pasyente mo o ng boss mo, hindi rin matutuwa at baka maidemanda ka. Baka kahit hindi mo pa ginagawa, demanda ka na lang attempted. Diba? Attempted na pananakit, diba? Yan, napakahirap mga kahuntahan at concerned lang ako. No? Hindi lang kay kuya, kundi pati na doon sa mga kasamahan natin Filipino, ganit na ganito ang trabaho. Kasi definitely pagkayan na may nangyaring hindi maganda, apektado po lahat. Nakakalungkot. Kaya payo ko sa iyo, kuya, no, kabayan, kung hindi mo kaya yung trabaho, iwanan mo na. Humingi ka ng tulong doon sa mga kaibigan mo o mga kamag-anak mo na sabi mo nandito nga, na wala lang space sa bahay kaya hindi ka makatira sa kanila. Humingi ka ng tulong kahit saglit lang. Pasok ka muna ng mga odd jobs, pasok ka muna ng mga sideline, part-time, hanggang sa makita mo yung trabaho na talagang gusto mo o trabaho na masaya ka. Kasi pagka hindi tayo masaya sa trabaho natin, talagang hindi natin maibibigay 100%, no, na serbisyo. At ang magsasuffer dyan yung mga pasyente natin o yung mga tao na kapaligid sa atin, no? And worst comes to worst, baka mas malala pa ang mangyari, no? May nangyari nga dito, may ari siya ng convenience store, no? Ngayon tawag dito yung convenience store niya, pinasok na magnanakaw, ninakawan siya, hinabol niya yung magnanakaw ngayon. Eh, yung magnanakaw, nakasakay na sa kotse. Ang ginawa nung may-ari ng tindahan, binaril niya yung magnanakaw. Namatay yung magnanakaw ngayon, o hindi ko alam kung namatay yata o nasa ospital yung magnanakaw, no? Alam niyo ba kung sino nakasuhan, mga kabayan? Yung may-ari ng convenience store. Hindi ko alam kung nakasuhan siya ng attempted murder o murder. Kasi hindi ko alam kung namatay yung binaril niyang magnanakaw. No, ganun po ang nangyayari dito. Kahit meron CCTV. No, kasi nasa CCTV talaga siya eh. No, ang nakasuhan pa ay may-ari ng magnanakaw. Kaya dito sa trabaho natin na 'to, siguro po pwede depensahan natin yung sarili natin. Tawag dito. Yeah, siguro kung sasaktan tayo, lumayo tayo, kung may maririnig tayo maganda, pasok dito sa isang tenga, labas dun sa kabila. Oo, nakakapikon, nakakasakit ng damdamin. Pero huwag nating i-take yon personally. No? Lilipas at lilipas yan. Usually, yung mga ganyang pasyente nga talagang masusungit. No? Lalo na pagka matatanda na. Nasasabi ko yun kasi based doon sa experience ko sa ganitong trabaho na actually, yun nga lang ang nire-reklamo ni kabayan eh. No? Medyo masamang magsalita yung kanyang pasyente. Tayo, naranasan natin makagat ng pasyente, naranasan natin masuntok ng pasyente, naranasan natin ibalibag ng pasyente. No? Hindi naman sa pumapayag tayong gano'n ang mangyari. Pero may mga pagkakataon na hindi natin alam eh. Yung biglaan, yung parang off guard ka, bigla mangyayari yon, no? Pero mas bata tayo, intindihin natin yung sitwasyon nila. At yun nga, pinakamaganda, i-document mo yung mga nangyayari, i-report mo doon sa pamilya, o i-report mo doon sa boss mo, o ganito yung tawag dito, attitude ng pasyente natin ngayon, no? Para magawa ng paraan.
Yan. Pero yung gagawa tayo ng opensiba, o for example, sinaktan tayo, tapos gumanti tayo ngayon, at may masamang nangyari doon sa pasyente natin, syempre matanda na yan eh. Diba? Mas malakas tayo eh. O at may mangyaring masama sa kanila. O tayo makakasuhan yan, kabayan. Diba? Makakauntahan. Ang sisi niyan sa atin. Kahit anong gawin natin, ang sisi niyan sa atin. At napakarami madadamay. Yun po ang iniiwasan natin. Kasi malala na nga ang Asian hate crimes dito, no? Mainit ang dugo nila sa mga Chinese. Baka mamaya, pati pagdating sa Pilipino, na nadadami na rin sa Asian hate crimes, ay mas lalong uminit ang kanilang dugo. Pag may nangyaring hindi maganda, katulad ng sinasabi nga ni Kuya na baka sa susurot ay patulan niya na. Kaya ang payo ko sa iyo, kabayan, ganun nga. Patulong ka doon sa mga kamag-anak mo, nasabi mo nandito na hindi ka lang makatuloy sa kanila kasi walang bakanting matutulugan, pero matutulungan kanila, I'm sure, no? Kahit hanap ka muna ng part-time job, sideline, nasa pakikisama naman yun eh. Sabihin mo nakikitira ka, tiis-tiis lang muna talaga kung kailangan mo magbigay sa kanila, magbigay ka, diba? Eh sabi mo nga, ang trabaho mo is sabihin mo ng 12 hours. Doon sa 12 hours na yun, meron ka 4 hours break. Eh syempre, kahit naman ako employer mo, hindi ko babayaran yung 4 hours break mo. Oh, di ba babayaran ako si 8 hours lang. Masabihin na nating on-call ka pag gagabi. Sabihin mo na ang binayaran sa'yo is 2 oras lang. No, doon sa pagiging on-call mo buong gabi. Eh sabihin na natin on-call ka nga, kung per hour kasi ang trabaho mo, talaga yung oras lang ng pagtatrabaho mo ang babayaran nila. Iba yung per hour, iba yung per day. Pagka kasi tinawag na per day, pakyaw yan. May ginagawa ka't hindi, bayad yan. Pagka per hour, yung oras na nagtatrabaho ka, yan ang binabayaran sa'yo. Kaya yung mga breaks, walang bayad yun. No, kung sa gabi, madaling araw, on-call ka, sabihin mo nang from 7 to 7, 7 ng gabi hanggang 7 ng umaga, o 2 oras ka nagtrabaho within that shift, yun ang babayaran nila sa'yo. Talagang tiis lang, kabayan, no? Kuya, tiis lang. Sa yun lang may papayo ko sa'yo, iwasan mo na yun po sa social media yung mga ganyang may kasamang threat, no? Kasi pagka may nangyari dyan sa pasyente mo, laglag ka. Pati mga kababayan mo, damay. No, ayan mga kahuntahan. Yun ang aking concern, no, sa ngayon. At sana, no, sana magkaroon ng isip si Kuya ng kababayan natin. Ayan, shout out tayo. No, pasok tayo sa loob kasi listahan natin nandun sa loob. Tara, mga kahuntahan. Let's go. Okay mga kahuntahan, so nandito tayo ngayon sa kwarto ko at magsha-shoutout tayo dahil yung listahan ko nandito, no? Wala doon sa labas at the same time. Daan-daan yung mga helicopter, medyo maingay, no, yung ating background. Kaya ayan, shoutout muna tayo. No, shoutout sa Despojado and the Guzman family ng San Luisoy, Mikawayan, Bulacan. Garcia family ng San Luisoy, Mikawayan, Bulacan. Ayan, Manzano family, Lunaria family. Ayan, shoutout sa inyo lahat dyan. At syempre, ayan, kay paring Ariel, kay paring Nanding, no, kay Ate Nancy, no, at sa inyong mga pamilya. Shoutout sa inyo. Yung mga kalaro ko dati nung bata ako dyan sa Ubsuna. Ayan. Siguro, hindi nyo na ako natatandaan. Pero ako si Michael, no, yung mataba. No, nung araw, nagumagala dyan nung bata pa. Pag gumala ako dyan, mga kaunta, naka-brief lang ako, tapos nakahuban. Nung bata ako, hindi ko mga 5 years old, 6 years old, ganyan. Ayan, so shoutout din niya pala kay Tita Marlin Valmadrid ng Malolos, Bulacan, at sa Rivato family, of course, no, sa mga pinsang ko dyan, no, kay Joma, kay Elsid, kay Tutit, kay Bobet, kay Montero na nasa Korea ngayon, ayan, kay Monica, kay Erica, no, kay Gio, kay Gino, ayan, shoutout sa inyo lahat dyan. At mag-iingat kayo, no, kumusta sa inyong mga pamilya. Ayan, so of course gusto ko rin i-shoutout si Boss Dexter David, no, si Ma'am
Maxim Limonov ba ito? Ayan, si Nanay Auring Ruiz, no, ng Virginia Beach. Maraming maraming salamat po. Shout out po sa inyo. And of course, kay Ma'am Miles Shearer na laging nakasuporta po sa atin. Thank you po, Ma'am. No, at mag-iingat po kayo palagi. And of course, kay Ma'am Elvie Bodin ng New Jersey, USA. Of course, kay Boss Ramon Magno. Shout out po kay Solid Kahuntahan, Dennis Sul. Ayan. Kay Boss Isaac, Houston and Family. Shout out po sa inyo. Kay Sir Rudy Portugal, no, and family. Ayan, shout out po kay JPT Vlog. Ayan, thank you, and pakisuportahan po yung kanyang channel. Kay Ma'am Amina Usman, eh, maraming maraming salamat. Kay Boss Virgil Santos, and syempre kay Stardust, no, kay paring Louis Puyawan, kay Marin Joan, no, sa mga inaanak ko dyan sa Maryland. Kay Ading Ruby, kay paring Ed, ayan, shout out sa inyo. And of course, kay Ma'am Leonides Alfaro, no? Shout out po sa inyo and sa Alfaro family. Kay Kawalwal TV Vlog, no? Kay Boss Edwin Caviola, ayan, solid na solid din yan. Of course, si Boss Ariel C. Bal, ayan. Kay Tol Boss Jefferson David ng North Carolina and sa David family. Thank you sa inyong suporta, no? Kay Ma'am Leti Panganiban, kay Mama Shilak, si LV ng Team USA, and of course, kay Mama Lynn Kendeng, happy happy birthday sa iyo. And a shout out din sa inyo sa rest of Team USA. Thank you sa inyong suporta. Pasensya na at hindi tayo masyado nakakapagparamdam. Pasensya na dahil hindi tayo masyado nakakapagparamdam dahil masyado nga tayong busy sa trabaho. And of course, kay Boss Johnny Montero, shoutout sa iyo. Kay Boss Peter Gekolea, shoutout. Kay Ma'am Lisa Manalansan, shoutout po. Kay Ma'am Divina Kato from Japan, ayan, shoutout sa Kato family. Kay Ma'am Emmy Chodoro, no, shoutout po sa inyo. Kay Idol Black Mamba, no, ayan, at sa iyong family, shoutout sa iyo. Sa mga kasama mong riders, mag-iingat palagi. And of course, kay Mama Emerenciana San Andres, no, shoutout po sa inyo. And sa ating kaibigan, kay Yuka Joe Official, no, ng Spain. Ayan, salamat sa suporta, Yuka. And of course, kay Boss Kiro Official, no, na bagong kahuntahan. Ayan, shoutout sa iyo, Boss. And mag-iingat palagi, no? And of course, kay Tita Gay and sa ating mga kaangkan, no? Kay Boss EJ, ayan, shoutout sa inyo. Pakisuportahan po, no, yung kanilang mga channels, channel ni Tita Gay, ayan. Kay Ma'am Chofila R, shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Judith Camilo, kay Boss Jerome ng Australia and Family, shoutout po, no? Kay Boss Raul Raffles, ayan, shoutout po sa inyo. And of course, kay Tita Diana Castro at Castro family of Santo Niño. May Kawayan Bulacan, kay Boss Jun Makoy, ayan, shout out. No, kay Boss Aspi 93, ayan, shout out. Kay Boss Pons Nugi, olep, ayan, shout out. Kay Kapitan Mark, mga Boss Vlog, shout out sa iyo, pare Koy. No, napakasuportahan yung kanyang channel. Siyempre kay Boss Kokoy Baldove. Alright. And then si Who That, no, from Mama Trisomy 21, eh, Mama Trisomy 21. Kumpakder Kanoypi, ayan, shout out sa inyo kay Nanay Barang. And of course kay Boss Third Mot, no, salamat sa inyong suggestion, no, at titingnan po natin kung paano po natin maiaayos pa yung candle, kung paano po natin mapapaganda pa. Ayan. And of course, kay Maui 21 Ganda. Ayan, shout out sa inyo. And syempre, gusto ko rin i-shout out si Ate Dolores Liku, no, si Kuya Nad, at ang inyong pamilya, si Boss Albert, no, diyan sa Arayat, Pampanga. Ayan, at syempre sa Makisig Riders, no, ng Arayat, Pampanga. Ayan, shout out sa inyo. And syempre kay paring Reggie, kay paring LM Lolo Boy, kay Apo Leleng, maraming salamat, no, sa inyong pagtulong sa amin, no, paring Reggie, salamat sa mga update mo, no, sa paggawa ng ating kennel o ng kulungan, no, maraming salamat sa inyo. And of course, gusto ko rin pasalamatan si Ma'am Agnes Libkangko and family, no, maraming salamat po sa inyong suporta
at pagmamahal dito kay KMTV at sa ating KMTV family. So hanggang dito muna mga kahuntahan, dahil kailangan ko na magtrabaho, magagayak naman tayo ng lunch ng ating pasyente. Tapos habang nagla-lunch siya, baba naman tayo sa laundry room, magsasalang naman tayo sa dryer ng ating nilabahan. And sana patuloy niyo po suportahan, no, yung ating channel. Road to 5,000 na po tayo. Kaya siguro marami pang dasal, marami pang vlogs, no, ang kailangan nating gawin. Pero alam ko nandiyan po kayo. At maraming salamat po, no, sa inyong walang sawang suporta. Ayan, bali meron tayong notification kay YouTube. Bali nakaka 1 year na pala tayo dito sa ating YouTube channel. Kaya maraming salamat po sa inyo lahat. Dahil kung wala po kayo, wala si KMTV. Ayan. So hanggang dito muna po mga kahuntahan. Muli, kita-kita po sa susunod nating upload. Mag-iingat po kayong lahat. Isang mapagpalang araw sa inyo, no? At magsabog tayo ng pagmamahal sa bawat isa. Ayan, kumakaway mula sa NY. God bless and bye-bye. Thank you.